Oo, alam ko. Pero may mga plano kami ni Tita Sophia na hindi ko pwede sabihin sa'yo. Kung sino niya kinakatagpo mo, sineseryoso mo na. Kapag malaman ko kung sino siya, I will destroy her. Balik alindog na ulit si Greta. At handa na akong pabagsakin ng mga kalaban. May sinaktan ka na naman bang empleyado mo? Kaya ko pa magkasalan kung kailan mag-eeleksyon. Kasalanan mo to. I was in a bad mood because of you. Nasira ang mood ko dahil sa kambababae mo! Mister! Magnus, wag. Wag. Greta, stay out of this, okay? Ayoko rin naman talaga mangyayalam sa inyong dalawa eh. Kaso concern ako dahil kaibigan niyo ako. Hindi ito yung huling pagkakataon na may magre-reklamo tsaka babatokan kayo ng mga kahit anong issue. Kung gusto niyo talagang manalo sa election, maging united kayong mag-asawa, kayong nag-aaway. I have better things to do than to talk about your uncontrollable rage. Umayos ka, Riley, ha? Ay, nako. Riley, intindihan mo na lang ang asawa mo, okay? Pag ito na lamang pa ng media, magkakaguluhan talaga kayo. Kung ano man ginawa mo sa empleyado nyo, ika-cancel ka talaga ng publiko. Madadami pa si Magnus. Kung ako sa'yo, unahan mo na sila. Paano? Dapat maging mukha kang superhero, yung mga tagapagtagbol ng mga naaapi, ganyan. Wait. Perfect. Ito yung tamang oras para kausapin mo na si Allison. Ano matutulong nun? Di ba nga, bagsak na bagsak si Allison ngayon. So ipapakita mo sa kanya na hindi mo siya iniwan sa Eric kahit nung tinalikuran na siya ng mundo. Dapat ipapakita mo sa kanya na isa kang tunay na kaibigan, di ba? Tutulungan mo siya magbagong buhay para iwasan niya na yung pagiging pokpok niya. O, di ba? Brilliant idea. Ano? Hindi ka ba? Tagal naman ni Allison. Is she coming or not? Kumalma ka nga. Masyadong mainitin yung ulo mo eh. Dadating din yun. Tsaka feeling ko, hindi naman dahil kay Allison yung pagkainis mo ngayon. Gusto ko kasing bumawi kay Magnus para mawala yung galit niya. Nag-offer ako magbayad sa isang episode ng Lifestyle Asia. Makakatulong rin kasi yung para sa campaign. And up to now, hindi pa sumasagot. Huh? Bakit? Big deal ba yung interview na yon? You don't understand, Greta. Ako na lang ata nag-iisang asawa ng mayor na hindi nag-guest sa show na yon. Ano mo na may left out? Kalma ka lang. Nadating din niya. Dito na si Allison. Hi, Allison! Sito. Hey, girls, thank you, ha? Kasi pinagbigyan niyo ako dito sa intervention na to. Alam niyo, pares kayong importante sa akin, so tapusin na natin tong tampuhan na to. Of course, Greta. Our favorite cake from our favorite bake shop. Sweet, di ba? Allison, wala ka bang sasabihin kay Riley? Thank you. Eh, parang may sasabihin din si Riley. Riley, ano nga ulit yun? Look, Allison, I really feel bad na inaway ka ng asawa ni Mr. Lim yung press con mo, pero wala talaga akong kinalaman doon. Why should I believe you? Trust me, Allison. I won't do anything na makakasira sa'yo. Allison, oo nga naman. Mukha naman nagsasabi ng totoo si Riley sa'yo eh, di ba?
sinungaling ka pa. Ano yung sinasabi mo na wala kang kinalaman? Eh, kinala mo pala yung babae na sumugod sa akin. Baka i-deny mo na naman. Look at this! I knew it! You want us to be friends, pero... pero ang totoo... ay, Dorta! Oh my God! Tumigil nga kayong dalawa! Stop it! You know what? Ako na nga ang nag-extend ng olive branch sa'yo at ito pa ang igagatay mo sa'kin? Ako pa talaga? Eh, obvious naman yung pag-betray mo sa'kin? I admit, kilala ko yung asawa ni Mr. Lim na yon. Pero hindi ko alam na papuka at papuka na may asawa niya! Kung sabihin mo, insecure ka lang kasi maraming lalaki nagkakandara pa sa'kin. Eh, ikaw, wala na nga nagsa-second look sa'yo eh. Pati ng asawa mo? Sa ibang babae na nga tumitingin? Pinakausap ko pa sa'yo si Allison. It's okay, Greta. You've done enough. It's not worth it. Tutan, wala naman siya kukulit ang tao! Oh, God, I hate her so much! Buti nga sa kanya, sira lang ka rin niya nang dahil sa kagagahan niya, Pokok! Kaya nga, ewan ko nga ba dito kay Allison? Siya din naman yung gumagawa ng mga ikakasira niya. Hindi ko siya maintindihan. Sorry, Greta, ha? Nadamay ka pa sa gulo naming dalawa. Ay, hindi. Ako, ginagawa ko lang naman yung tama, eh. Hindi ko siya maintindihan talaga kung bakit... bakit siya ginawa yan sa'yo, oh. Dito, di ba? Alam mo, pinatunayan niya lang talaga ngayon na masama talaga ugali niya. From now on, Team Riley talaga ako. Thank you, Greta. Alison, kumusta ka naman na? Ito, okay naman ako. Hindi naman ako nasaktan sa ginawa ng Riley na yun. I wanna give her the pleasure para matalo niya ako. I hate her so much! Alam mo, pansin ko nga rin. Sinabihan lang naman kita dati na para kang tigre. Hindi ko naman akalain na totohanin mo. Honestly, kung di lang sumalis sa eksena yung mga bodyguards niya, sisiguraduhin ko talagang paparetokin ng mukha yung Riley na yan. Alam mo, naiinis na rin talaga ako dyan kay Riley. Nagmamatigas pa. Eh, alam naman nating lahat na siya yung may kasalanan, di ba? I know, right? Eh, may ebidensya kaya ako. Pero, sino kaya nag-send ng photo na yun? It's just a random number. Oo. Alam mo, hindi na importante yun eh. Ang mahalaga nalaman mo yung totoo. Tsaka kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Kasi, next week, ikaw na ang bagong model ng Bella Cheeks. Oh my God! Really?
Yes. Greta, thank you so, so much for giving me another chance. Sobrang lucky ko talaga na maging friend kita. Of course, friend. Rush ka lang, ha? Quiet ka lang. Pero nasasabihin ako sa'yo kasi, alam mo ba, Team Allison talaga. Ako maingay, ha? Huwag mo ko chismis. Oh, sweet okay. Na talaga. I love you. Thank you. Buti na lang may nahanap tayong lumang pick ni Riley at ng babae. Perfect. As in to the highest level. Oh, ano namang plano mo dito sa video na to? Ipapakalat mo ba? Pero gusto ko kasi sa tamang oras eh. Gusto ko timing na timing. Gusto ko muna sirain si Riley bago ko ilabas yung pasabog na yan. Kasi gusto ko wasak na wasak siya. Paano mo naman gagawin yun? Riley, you cannot continue doing this! Lalo na ngayon magkagalit kayo ni Allison at wala siya sa tabi mo para linisin o ayusin yung mga kalat mo. Si Allison yung gagamitin kong susi para mapabagsak si Riley. Saka gagamitin ko din yung natutunan kong acting 101 para makipagplastikan at para maging mas close kami. Ma'am Luisa, kailangan niyo na pong kumain para makainom na rin po kayo ng gamot. Ate? Ano pong nangyari? Nagkulong na naman po kasi ang nanay niyo, ma'am eh. Hindi ko po siya makumbinsi na magbukas ng pinto. Teka, di ba may susi naman yung kwarto? Sandali, kukunin ko. Tatanungin ko sila ate. Kasi, wag na ako nang bahala dito, okay? Sigurado ka? O, sige, ikaw ang bahala. Ito muna ako, ha? Nay? Nay, buksan nyo na po tong pinto. Ako po to si Gigi. May dala po nga akong prutas sa inyo. Yung paborito nyo, yung pakwan. Nay, buksan mo na, please. Nay. Sige ka, baka maagnas yung anak mo magandang dilag dito. Kakaantay dito sa labas ng kwarto mo. Nay. Nay? 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 Na ho kayo matakot? Nandito na ho ako. Saan ko ba nagpunta? Nay, may mga inaasikaso lang ho akong mga negosyo. Sorry ho kung ginabi po ako. Alis ka na, alis eh! Nay, kasi kailangan kong maningil eh. Kung hindi, hindi magbabayad yung mga taong may utang sa akin. Ay, paano kung makita ka nila? Andito, Nay. Nay, hindi na po nila ako makikilala bilang si Gigi. Kasi magandang dilag na ho ako. Sabi mo sa akin, ilalayo mo ako dito. Ba't hindi pa tayo umaalis? Ay, hindi pa ho. Kasi pwede. Wala pa tayong go signal ng mga doktor. Ayoko dito eh. Baka mahanap nila tayo. Oo nga, Nay. Pero marami pa kasi ako inaasikaso eh. Tatapusin ko lang po yun. Nangako ka sa akin, di ba? Sabi mo, aalis tayo dito. Oo, Nay. Aalis tayo. Siyempre, gusto ko yun mangyari. Gusto ko mabigyan kayo ng katahimikan. Konting tiis na lang, Nay. Promise. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko,
lalarga na tayo. Promise. Ganun umiyak. Ganun umiyak ang nanay ko. Ganun umiyak, ha? Smile, smile, kumain ka na, ha? Ganun matakot. I'm so happy right now because I'm so excited to work with Bellatrix. I'm very grateful for the trust and generosity of our Bellatrix owner, my dear friend, Ms. Greta V. Sumama naman ako. Che-check ko lang yung mga souvenirs for the wedding. Ay. Then dinner na din tayo after. Ako, sorry, Blair. Pero I have dinner plans kasi with Greta tonight. If you want, tomorrow na lang natin check yung mga souvenirs mo. Sama ka na lang sa amin ni Greta. With Greta? Never mind. Hindi ko pa yung gusto yung Greta na yan. Anyway, maghahanap na lang ako ng ibang kasama. You know what, Blair? Why don't you give her a chance? I know ayaw mo pa rin siya makita, pero I think she's someone that we can trust and be really good friends with. Unlike that Allison girl. Diyan ang pretentious. May secret attitude na tinatago. I really hate her. Sana talaga tuluyan ang bumagsak ang career niya. Anyway, I better go. Wait! Mukhang hindi na magkakatotoo yung wish mo. Because somebody just gave her another chance. What? Kung super friend mo talaga si Greta, bakit niya ginawang endorser sa brand niya si Allison? Maybe, Greta is the real fake here. Ma'am Luisa, kamusta po kayo? Eric, mabuti dumating ka. Ba't po kayo nandiyan sa bintana? Eh, paano kasi baka mamaya may mga pumunta rito masasamang tao? Ma'am Luisa, huwag po kayo mag-alala, okay? May gwardiya naman po nakapantay po sa inyo. Kahit nga po na ako, kilala po ako ng gwardiya, kinapkapan pa rin po ako eh. Kaya safe po kayo dito, okay? Huwag na po kayo mag-isip na kung ano-ano. Paano ko naman gagawin yun? Napapanaginipan ko sila lagi. Sino po, Ma'am Luisa? Yung grupo, yung elite squad. Alam mo, mukha lang silang mababait. Pero lagi ko nakikita mga sungay nila. Eric, nakakatakot sila. Alam niyo, mabuti pa po. Huwag po muna kayo manood ng TV, Ma'am Luisa. Baka ma-stress lang po kayo eh. Mas mabuti pa po, magpahinga po muna kayo. Gusto niyo tawagin ko po yung nurse para may kasama po kayo? Or baka gutom po kayo? Order lang po ako ng pagkain para hindi, sa inyo. Hindi, okay ako. Pero pwede ba makiusap ako? Dito ka muna. Samahan mo muna ako, ha? Sige po. Alam niyo po, Ma'am Luisa, nagsisisi po ako sa pag-alis ko dati. Hindi ko po natupad yung pangako kay Sir Joaquin. Pero ngayon na nakabalik na po ako, gagawin ko na po ang pangako ko. Papatayka ko po kayo ni Gigi. Sisiguraduhin ko po na wala na po mananakit po sa inyong dalawa. Hindi lang po dahil nangako po kay Sir Joaquin, kundi dahil pamilya na rin po ang tunay ko sa inyo. Salamat, Erica.
Miss Gigi, ano masasabi mo na finally part na si Miss Allison ng Bellatrix? Siyempre, masaya ako sa lahat ng nangyari sa kanya. So, this is it. Marami kayong masaabang pa kay Allison. At siyempre, sa pag-ano ng Bellatrix... We need to talk. Aray ko, ba't nandito ka? We need to talk. Ba't ka ba nandito? Alam mo naman may event ako, di ba? Munti ka na makita na nanay mo sa TV. Okay? Kasama si Allison. Buti nga nagawa ko pa ng paraan eh. Ano ba talaga game plan mo dito? Ba't ikaw pa mismo nagpasok ng kalaban mo sa business mo? Baka nakakalimutan mo kasama si Allison sa mga dahilan sa pagpaksak mo. Tapos ka na. Alam mo, wala sa job description ng isang abogado ang pagiging marites. Tsaka diba sinabi mo, wala akong pakialam sa mga plano namin ni Tita Sophia. Oh, ba't kailangan ko pa sabihin sa'yo kung bakit ko kinuha si Allison? Okay, basta next time mag-ingat ka naman, ha? Baka matrigger pa yung nanay mo pag nakita ang kasama ng lead squad. Okay. Sa susunod, mag-iingat na po ako, Attorney Sumit. Tsaka, thank you. Kasi palagi mo ako pinagtatakpan kay nanay. Behind the facade of a perfect wife, it's a horrible monster. Kung ano nang pagmamalupit ginagawa niya sa employees niya. May binensya ka ba? Yeah. All the names ng mga taong pinagmalupitan at inabuse ni Riley. Tulungan mo ko na mag-convince sa mga taong sinaktan ni Riley. Para makasuhan at makulong si Riley. Tumpak, ganun! Ano, attorney, maasahan ba kita? You can count on me. Napighani na yata siya ng magandang dilag kong besi. Bagay kayo. May kilala po ba kayo Lily Bonayog? Lily Bonayog? Apo. Apo ko yun. Bakit? May kailangan ba kaya?